Hiya pa sila magtanong sa iyo. So, okay lang ba? Kami na lang daw muna ni Mishina yung Yes. magtatanong. Yes. Ayaw Ayan. Kasi dumaltal eh. Baka mamaya sinagot ko na yung mga tanong niyo eh. So, abangan ko yung mga tanong niyo. Ayan. Sige. Dahil ano din naman, dropshipper din naman kami ni Mishina. And Sir Chester, kasi madalas talagang tanong nila, unang-una is, bakit daw ba merong subscription fee ang mga dropshipping company dito sa Pilipinas? And well, minsan sa bilis benta, ang concern nila is mahal yung subscription fee. So, yun. So, guys, pinapatanong lang po nila to. Hindi po sa akin galing yung tanong. Unang bagsak Guys, Sir Chester, pinapatanong lang po yun na ba? Nakakapagod yung tanong, guys. At ganun. Maganda po yung ganun kasi is, at least you, I really appreciate this question. Actually, when we were, nag-uusap na kami sa chats eh. So when we were asked, they asked me, anong gusto niyo pong topic? Sabi ko, I think it's right. I think maraming nagtatanong kung ano yung pros and cons ng dropshipping. And nobody is answering. So let me answer it because I'll be answering it from the bottom of my heart. So I don't want to put any icing or sugar coating about yung sasabihin ko right now. It's all about business of dropshipping. Okay. Number one, okay. Dalawang tanong yan, Trixie. Bakit may subscription, okay? Ang reason ng dahil may subscription, number one is, nakita nyo po ba yung laman ng catalog natin? Okay, dahil lot of items here, okay? Kasi kailangan natin compare yung ino-offer ng ibang dropshipping company sa ibang bansa at saka yung dropshipping here in the Philippines. Bakit may subscription? Dahil dun sa ibang bansa, you need to pay first before they will papadala nila yung orders. Okay? Ulitin ko, kailangan mo kasi magbayad. Kunyari, nakakuha ka ng orders, kailangan mo magbayad. Pangalawa is they are just a website. Nakita niyo sa atin is somebody created a Lazada store for you. Okay? Ang gumagawa ng Lazada store sa inyo, pag nag-avail kayo ng bilis benta, is a team. Hindi sila individual. Team kami pag gumagawa kami ng isang Lazada store. So, ilan yung isang team? Lima yan. Limang tao gumagawa ng isang Lazada store. So, we create a store for you. So pag kasi sa traditional, you also need to do your own website. If you don't have the skill, magbabayad ka rin ng sarili mong website. Then, magbabayad ka ng domain mo, babayad ka may babayaran ka rin for your own website. Ganun din yun. Okay? Kasi may ilalabas ka. Ang ilalabas mo, pag gagawa ka ng sariling website, depende sa domain name, tsaka doon sa Shopify, at magpapagawa ka, more or less, mura na ang 15 to 20,000 para sa isang website. Tapos, yung item na mailalagay mo is hindi ka on-hand stock. Wala sa kamay mo yung stock. Balik na dito sa bilis benta. Sa bilis benta, lahat ng nilagay naming item sa stocks sa store nyo is on-hand stocks po siya. Ibig sabihin, may nag-invest at may bumili na from China na nilagay dito sa warehouse ng Philippines. So may investment, may risk. Kasi anong risk? Paano bang hindi nabenta to? Bumili siya, bumili ng marami, hindi bumenta. Diba? So may risk siya. Or mabagal na ibenta. Unabot ng ilang buwan o taon pa minsan. So, yun yung isang factor. Bakit may subscription? Kasi kine-create na yung store, may nag-picture na, meron ng service everything. And meron ka ng, wala ka ng problema sa packing, wala ka ng problema. Kasi yung pouch natin, binibili rin, bubble wrap, everything. No? And yung transaction mo kasi, pinakamasarap dito is yung transaction na one-to-sawa ka pwede bumenta. So, yun yung isang reason bakit meron tayong subscription. Nasagot ko ba ng maayos? Satisfied ba kayo sa answer ko? Yeah, yes. Okay. Yes. Ay, ano yung pangalawang tanong mo, Trixie? Bakit daw mahal? Bakit daw po mas mahal?
Bakit mahal? Kasi mahal dahil hindi mahal. For me, hindi mahal. Kasi to start a business, okay, sa mga nag-negosyo na dito, nakapag-negosyo na, alam nyo paano magsimula ng isang negosyo at magkano magkapital ng isang ng negosyo. Ang capital mo dapat, example, sabihin natin, ang overhead or OPEX mo, expense mo is sabihin na natin 20,000. And 20,000 is maliit na, napakaliit na negosyo yan. Okay? Wala yan sa mall, wala yan, baka nasa bangketa lang yan, whatever, or nasa bahay mo lang yan, 20,000. Ang operation expense mo is, in 20, yan 20,000 mo, dapat mabuhay ka a month. Hanggang, ang ako, usually pag may nagtatanong sa akin, magkano ba para makapagsimula ng negosyo? Sasabihin ko, bilangin mo yung operation expense mo, i-times mo ng 6 months. Dapat. Okay? Sa totoo nga sa atin, tinuturo kasi 3 months. Pero sa totoo, if you would ask me, I will tell you, it should be 6 months. Kasi may pumasok o walang pumasok na benta, okay, sa traditional business, kailangan mo mabuhay ng 6 months. Meron ba, nakakita ko ba ng negosyo? Nag-invest, unang buwan, walang benta, sinarado ka agad. Walang ganun. Kasi bago mo pasukan ng isang negosyo, nakaplano ka dapat. Hindi mo kasarado yan. So, itong pinapasukan natin is Lazada selling. Okay? Yung ginawa ng business benta is a negosyo na nag-provide ng produkto at ng fulfillment para ipack yung orders nyo. Pero yung benta, dapat kaya mo masustain. In traditional business, I always advise 6 months. So dito sa digital or sa Lazada selling, nasabi natin, kaya magbumenta yan in 3 months at mabawi mo, which is doable. Okay? So those are the things na kailangan nyo i-consider. Pag pumasok kayo sa Lazada selling through dropshipping. Yes. Totoo yan. And tsaka ni Sheena kasi, di ba, like ko rin to sinishare. Ang dami ko ng dropshipping shipping videos din. And like ko naman din to sinishare that when I look on the, hindi ko talaga din masyado tinitingnan yung yung price. What I look is yung laman ng catalog. Like, home blends. Yes, siguro sa iba sabihin mahal, 12,000 eh. O naman, malaking halaga talaga yun. Pero guys, when you look at the catalog, bedsheets pa lang. Sa bedsheets pa lang. Sabang mahal. Ito nga di ba, Mishina? Dahil na-experience ko na and nakita ko na yung market ng bedsheets. Siyempre, bida-bida ako. Nagpagawa din ako ng sarili kong bedsheets. Guys, ang mahal. Hindi ko siya masustain na kung ganing stocks na nakita niya sa bilis benta na 100 quantity ng ganito, ganyan. Per color pa, per size. Oo, kasi nung trinay ko na, sabi ko, mahal pala talaga. Tapos, ang hirap niya i-sustain kasi lalo na Lazada pa, di ba? Mm-hmm. Nagbenta tayo sa Lazada, yung payout natin, hindi naman agad yan nababalik . Let's say, naglabas ako ng 100K ngayon na orders amount. Hindi naman babalik sa 100K din next week kasi may mga pa-order na uli. Ang hirap mag-roll. Totoo. And kailangan marami kang pera. Yes, marami pera yan talaga. Nakuha mo yon. And with dropshipping, hindi natin pinaproblema yun. I mean, yes, minsan, yun yung next na question nila, pero yung about out of stock. But what I'm trying to say is when you're building yung stocks nga, hindi natin siya ganun inaalala or iniisip. Diba? Not like if you're going to have your own na ang laking capital. Like, sabi ko nga, 100,000. Samantalang kay Bilis Benta, 12,000 lang yan. Monthly. Totoo. Monthly. So, mahal ba yun? Diba? Saka diba, Miss Trixie, meron kasi ngayon, yung mga dropshipping, hindi ako partner yan, ni Bilis Benta, clear ko lang ulit. But it's just something na na-appreciate ko talaga yung business model. Meron kasing bagong dropshipping model na lumalabas, which is, yun nga, wala atang subscription fee, but you have to pay for the fulfillment every time na may order. And you have to buy then the product. Actually kasi, manual. Para manual dropshipping siya. Sa akin kasi, hindi siya sobrang nag-work dito sa Philippines. Kasi dito sa Philippines, cash on delivery tayo. So, malaki yung risk na maging, pag hindi tinanggap ni buyer yon, lost mo na agad yun.
Kasi kung magkano yung item na yun, tas plus the fulfillment fee, nilabas mo na yung pera na yun agad. So, so usually, also, may return fee pa yan. Tapos may return fee. Yes, yung pati. May return fee. At the same time, baka hindi ko lang kung nag-o-offer na sa Lazada, usually they offer through their Shopify or sa leading courier siya. So you have to build your own traffic pa. So you need to be more skillful to look for the traffic. Like in Lazada, there are already 35 to 40 millions of visitors in a month. So at least meron kang secured na 3 million in a day na visitor na nag-aagawan lahat ng seller doon. So yun yung beauty ng integrated with Lazada. Ayan pala, Sir Chester, since nabanggit niyo po yan, siguro i-clarify lang natin sa kanila that sa dropshipping kasi, there are two types, right? Manual and automated. So, siguro Sir Chester, you have the floor to explain kung ano yung pinagkaiba ng manual and automated para magkaroon lang sila ng idea kung ano ba yun. Okay, when you do manual, usually a manual is you need to have your own website. So you have to create your own website. Then you have the choice kung saan mo gusto ibenta yung produkto. It's either international or local. So you need to create your own traffic. When I say you need to create your own traffic, that's the most expensive part kasi acquisition siya. Binibili mo yung traffic papunta doon sa website mo. Okay? So, yan yung ginagawa ni Lazada at saka Shopee. Doon sila gumagastos. Nagdadala sila ng traffic papuntang Lazada at saka Shopee. Sino ba yung artista? Si Shopee, si Willie, di ba? Tapos sa Lazada, si Opa. Si Alden. Si Alden pala. Si Alden pala, di ba? So, mahal yung mga yun. Tsaka placement yun. So, yun yung isang mas mahal. Okay? To drive traffic. Okay. Then, when you post the product in the social media, like Facebook ads ka, okay, you have to go to the funnel kasi wala ka sa shopping marketplace pag nag-run ka ng website mo. So when I say funnel, may funnel yan ang marketing, okay? Siguro ilang beses yun ang narinig yung funnel na yan. So dadaan sa funnel. Marami kasing stages ang funnel na dadaanan ng isang customer. Kasi wala naman nag-impulse buying masyado. Yes, meron. That's a little bit of 1% of the market. Okay? Kung tinamaan mo talaga. But the bigger market is dapat meron muna siyang awareness. But nga, di ba, sa Facebook ads, kinukulit mo, nire-retarget mo, nag-look-alike ka. Kasi kailangan mo silang balik-balikan at kulit-kulitin. Di ba? Para kayong sales lady na hinahabol yung customer mo, sir, bili ka na, sir, bili ka na, parang gano'n sa So, you need to do those things kasi para siya makonvince na bumili sa'yo. Sabi nga sa psychology, it should be 21 times makita ang isang bagay para pumasok sa subconsciousness para mas mag-decide siya na bumili. So, 21 times. So, ganun dapat. 21 times siya makita-kita or marinig-rinig bago siya mag-make ng decision. So, naiba na. Lumayo na yung topic ko. So, yung manual. So, once may umorder sa'yo, kahanap ka ng supplier, which is AliExpress yan. Tinatawag nila. So, that's a Chinese website, AliExpress, na meron silang thousands of supplier. From there, you will communicate to the supplier and tasabihin mo sa supplier na you deliver it. Okay. Problem is, hindi possible ang AliExpress sa Pilipinas pa. Okay, meron iba nakakalusot, pero mostly hindi nakakalusot. Nahaharang ni custom. Okay? So, nahaharang sila. So, mahirap. So, ngayon, pupunta ka sa manual dropshipping here in the Philippines. Okay? Usually, nasa Divisoria sila or may iba. Ngayon, marami na nagtayuan na dropshipping company. Okay? So, kailangan mo muna sila kontakin, babayaran mo sila, okay? Once binayaran mo sila, that's the time they will send to your customer. So, every time you need to contact them. Okay? So, pag bumalik yung item, they will also charge you a return fee. Okay? Yan yung walang subscription. Okay? So, kailangan bayad muna. Pag lumalaki ka na, medyo mahirap na kasi bayad ka ng bayad.
labas ka muna ng puhunan, naglalabas ka rin ng puhunan. Okay? Then, napapadala naman sa customer. So, you need to choose. Okay? With the automated naman, with the bilis benta, subscription fee lang. Okay? One time. Okay? Or monthly pala. Sorry. Once a month pala, nagsasubscription ka. Pag magaling ka talaga bumenta na, at inaral mo, the word is arali mo kasi dapat eh, to maximize eh. Kasi pag bumenta ka talaga, sulit na sulit yung subscription fee mo. Exactly. Marami kasi yes. Nagko-complain. Ito yun, no? Nagko-complain. Kasi kulang pa sila ng skills. Mm. Diba? So ngayon, ang tanong nila, hihinto ba ako o itutuloy ko para makaaral muna ba ako o habang nag-aaral ako, itutuloy ko? Mamaya, explain ko sa inyo, kailangan nyo ituloy. Kasi nasa Lazada tayo. Okay, siguro mamaya madadaan ako yung sagot na yan. Bakit ka huwag guminto? Bakit dapat ituloy mo yan? Para mag-decidido ka talagang maging successful sa ginagawa mo. Oo. Yes. Tignan si Jester. I'm on my day 5 with Office 365, but I already have 5 sales. Wow. From people I don't know. I hope more and more products so I can be online national bookstore. Ako hey, din, congrats. Kumuha ako niyan. Kumuha din ako niyan. Kaling to ha? Oh, so, kinagawan tama to. Okay. Limang araw, nakalimang benta na kaagad, di ba? So, yes. Okay yan. Oh. Tuloy-tuloy lang. Ayan, ano pa? Ito pa, may question sila. Ayan, from Ming Fe Marilag. Hi, ma'am, sir. Newbie here, planning to subscribe. How can I increase traffic in the first month? Ayan. Sige, Mishina. Ayan. Ito. Actually, upon turnover kasi ng stores ngayon, nagulat din ako. Kasi I created a checklist for new subscribers of Bilis Benta kung ano yung dapat nilang gawin upon store turnover. So, kahapon, na-turnover yung bago kong Bilis Benta store, which is Garage Works, na-catalog. Eh, nagulat ako, nandun na kasi yung steps pala ngayon on what to do upon store turnover. So, actually, andun na lahat. So, ayun, andun, actually, yung binigay kong checklist, it's a parang, in a way, ito talaga yung ginagawa to drive traffic in your store on the first month. So, changing of price, thumbnails, doing social media marketing through FB groups, andun lahat. So, yun. Ayan. So, once you subscribe, may guidelines na. Good news yan. Good news. Good news. Another good news, yung video ng, hindi ko alam kung binibisita nyo yung YouTube video ng YouTube channel ng Bilis Benta. Maraming tutorials na nandoon. Dati kasi nilagay namin into private, na yun, ginawa na namin public. Wow. So, everybody's usage na yun. So, tinuruan na kayo paano mag-edit, paano, as in, kuyari example, first timer ka, you just visit the YouTube of Bilis Benta. Actually, matagal na, 2 weeks na, pero napapansin namin, parang kunti lang nagsasubscribe. hindi nila alam. So, puntahan nyo po yung YouTube namin. Nandun po lahat ng learnings, ng basic para makapagsimula kayo ng store nyo at maayos nyo kagad yung store nyo. Yan. So, ayun po bang checklist na yun? Pwede nilang, halimbawa nag-subscriber na ako, na-verify naman. Kasi I am sure po sa mga previews na nag-subscribe, parang wala pa po ata yung checklist eh. Pinost siya ba nila? Sa group. Na-post na. Ayun, na-post na siya guys sa group. So, kasi in-email din siya, Bilis Benta. Naka-receive ako nung email ng checklist na gawa ko. Once we turn over your store kasi, there is an, tawag namin doon, automated yun. So, once we turn over the store, an automated email, you will receive yung checklist na galing kay machine. Thank you, Shane. Parang na nakikinabang, di ba? Abo. Yan. So, guys, dun kasi we've been reading comments and receiving messages then that parang feeling nung iba na pag nag-subscribe sila as a dropshipper, parang pinapabayaan na sila. Diba? Parang okay na. And actually guys, to be honest, nung naging dropshipper din naman ako, hindi naman ako umasa dun sa dropshipping company na kailangan ituro nila sa akin lahat.
Because it's ano eh, parang bilang dropshipper, that's my responsibility already. Kung paano ko aaralin. Nasa YouTube na lahat. Nasa Google na lahat. So, yun. And what I am grateful with Bilis Benta din is that they are very generous with giving us lahat ng kailangan. Ito yung kailangan mo gawin sa store. Pag may campaign, yung may guide talaga. Di ba, Mishina? Kaya kapag may nagko-comment ng gano'n, parang hindi ko matanggap. Hindi naman ang away, joke. Hindi naman hindi matanggap. I mean, nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang, o, na parang, ha, wala pa bang ginagawin Bilis Benta? Talagang seryoso ba? Pero minsan, parang... Hindi lang siguro ano, nakita sa YouTube or madami. Facebook. Yes. So, kasi ba, meron kasi iba, ano, baka may iba na yung age nila. So, hindi sila masyado ma-Facebook or ma-YouTube. Alam nila na, ano, na may kocontact sa kanila or yes. You have to kasi, check the social media. Yeah. Opo, pero kasi Sir Chester, o diba, hindi naman ako beast mode, guys. I mean, ano lang, parang reminder lang din, like, when you are commenting like that, we really understand the frustrations. Ayan. And syempre na minsan na di-disappoint tayo, pero we need to be mindful, ayun na yung term, mindful on how we post then sa social media because ang laking impact noon dun sa mga aspiring paggawin yung dropshipping. Why? Hindi naman namin sinasabi na huwag ka mag-post ng negative. Of course, okay lang yan kasi yun yung nararamdaman mo. But, paano, kasi yung iba, naapektuhan yung decision making nila. Like, yung iba, iniisip nila na, la, baka hindi talaga okay. But guys, you need to remember that it doesn't mean that hindi nag-work sa kanya, hindi rin mag-work sa'yo. Or vice versa, it doesn't mean na nag-work sa akin, mag-work sa'yo. So you really need to try and to make your own journey, 'di ba? And again, this is a journey. Hindi siya parang pare-pareho. 'Di ba? Iba-iba tayo ng journey. Isa yung pang isang buwan lang. Yes. So, tapos sana tsumamba ako. So, ganun yung ano negosyo ng Lazada. Actually, when you look at this, no, it's dropshipping of Bilis Benta is just a help. Tulong lang sa produkto at sa operation side ng isang Lazada seller. Kasi, kuya, example, we are in Lazada kasi selling eh, di ba? Actually, this is Lazada selling version 2 for me. Kasi wala ka ng produkto, tsaka wala ka ng operation side, tsaka wala ka ng warehouse. So, in advance lang natin ng konti yung Lazada selling. If you would ask me, sir, who is the best coach that I need to pay? Sabi, nagtatanong eh. I want to pay. I'm willing to pay. May natatanggap ako eh. I will tell you, it's the Lazada University. Ha? Huh? They will complain. Lazada University? Okay? They don't appreciate Lazada University. But I will tell you, Lazada, ang platform kasi natin is Lazada. They are the best one to teach us how to sell in their platform. I don't have the authority. Pero dahil out of my heart, yung alam ko lang, itinuturo rin namin or sinasabi namin sa mga social media posts namin. But the best authority is si Lazada because that's their platform. The guide of Bilis Benta is the product and the operation side. Para you have more options to the product, at the same time, pag may orders, wala ka nang iisipin dahil you can have more of your time focusing on selling and marketing, di ba? So, yun yung talaga, if you would look at this at the very far or bird's eye view, ganun yung ginagawa lang ng Bilis Benta. We are partners when it comes to product and to the fulfillment side. Ito may tanong si John Ray, no? Sa tingin ko, kayo sasagot ito. Meron na bang dropshipper na sa organic search lang ni Lazada naging successful? Tada! Yes, madami sa bite. Dito sila, dito yung dalawang ladies natin because of this organic search sila. So possible siya. Kami, possible pero hindi. Pero Mishina, 'di ba, hindi talaga kasing bilis yung result ng mga nag-a-ads. Pero possible siya.
Yes. Yeah, personally, ako po, yes, on the first month, naka-ROI kami. And then, meron akong student naman, before 3 months, naka-ROI na din siya. And then, meron naman ako, first month, nag-post siya sa Dropshipping Ecom Philippines na group. First month niya, naka-ROI siya agad. Tapos, meron din akong student naman, during the 6-6 sale, naka 200,000 siya. So, di ba? Organic selling lang pa lahat. Wala silang FB ads. Mm-mm. So, yes, madami na. Galing yes. Na. Madami. Possible. Marami na sa group talaga. Possible kasi naman talaga. And ayun, ayan, Sir Chester, meron bang chance na bababa ang presyo or discount ng subscription fee? Lalo na pag mababa ang benta to help others. Ano, Dexter, may good news kami. Hayaan nyo, abang-abangan nyo lang. I'm actually what I'm doing right now, like this po. Lumalapit ako sa mga, ano, paano ba sabihin to? Philanthropist ba? May nilalapitan po tayong mga grupo. Okay? So those are people that are ito yung ginagawa ko right now. I'm trying to look for people that is willing to help. Kasi marami ngayon foundation, di ba? Foundation or whatever. Hindi ano sila anonymous sila. But they are willing to help ano people. So it's either they give money or they give like this, okay? So hanap tayo ng medyo may mag-sponsor tawag nila doon. Okay, so actually hindi ko kailangan gawin to. Pero nararamdaman ko may iba kasi kailangan ng tulong especially this pandemic. So gumagawa ko ng ways on our own. Ayan nyo, babalitaan ko na lang kayo at magiging sobrang masaya kayo. Yan ah. Thank you, sir. Okay, basta meron kami ano, meron akong good news sa inyo. Sana maluto ko na yung ano, yung ginagawa ko. Tapos okay 'yun. Sobrang magiging masaya si Dexter dito. Okay ba, Dexter? Ayan na Sir Dexter. Hindi ko pa masabi kasi hindi ko pa na-close eh. So pag na-close ko, I'll announce it. Okay, mag-a-announce kami sa social media namin. Ayan, so pag-pray natin si Sir Chester na ma-close niya yung deal na yan para everybody happy. Yeah. Pero limited to, pero at least, sinunahan na lang yan, mangyayari. Mga keyboard warrior labas. Ayan. From Facebook user po, Mishina and Sir Chester, mababawi ko po ba yung subscription fee na binayad ko? Ayan. Okay. Ganito to, okay. Ito yung explain ko kanina na hindi ko yung sinagot, okay? Once na naging ano ka, Lazada seller ka on your first day or in your first month, level 1 seller ka. So may level kasi ang bawat seller ng Lazada. Ang level ng Lazada, bakit may level ang Lazada? Okay? Kasi yan yung interface natin. Ang bawat dashboard ng Lazada seller, nagdidepende yan sa level mo. Okay? Yung kuya example, si Trixie or si Sheena nasa level 7 or nasa base store siya level 6. May level 5, may level 4, may level 3, may level 2. Iba-iba ang interface, iba-iba ang campaign na pwede nilang sabihan. Okay? Pag level 1 ka, very minimal na campaign lang ang maisasali mo. So, ano yung campaign? Siguro, ito pa yung tatanungin nila. Kailangan nyo sumali kasi ng campaign. Ang campaign magbibigay sa inyo ng visibility. Okay? So, kailangan nyo salihan yun. So, kung level 1 seller kayo, yung campaign na sasalihan mo is halos lahat kayo marami. Okay? Pero yung pag level 2, level 3, level 4 ka, ibang campaign, yung level 1, hindi na makasali doon. Pang level 3, up lang yan makasali. Kasi may kanyang-kanyang stages binibigay level si Lazada. Okay? That's one. Okay, number 2, okay, may score ang bawat SKU na kailangan mo i-build. Okay, yung seller feeds, okay? Ilan lang yung ina-award sa level 1. So kailangan mo pataasin yung skill mo. Okay? So those are the things na kailangan mo i-work out para tumaas yung level mo at tumaas yung benta mo at dumami yung benta mo. Para mabawi mo yung subscription, the same time kumita ka. That's why sinasabi ko, hindi mo pwede gawin ng isang buwan lang.
Kasi pag ginawa mo yung isang buwan lang ang dropshipping, sayang yung subscription mo. Kasi may level kang kailangan maakyat at ma-attain para dumami yung traffics ng store mo. So sa mag-iisang buwan lang, ito na sasabihin ko, huwag nyo sayangin yung pang-isang buwan yung subscription. Oh, biro mo sa may-ari na kayo nakarinig, ha? Dapat nagbebenta. Kung di ko bebenta kayo, gusto ko say, okay, siguraduhin nyo at least meron kayong 3 months para ma-build nyo yung store nyo para magkaroon kayo ng beta. Kasi aakyat yung level nyo. Pag dumaan yung sales nyo at inayos nyo yung mga stores nyo. So, it takes time. Kasi Lazada platform to. And this is Lazada rules, not Bilisbenta rules. Tama. And tsaka Machina, tsaka Sir Chester, di ba? For them, para mabawi din talaga yung subscription fee, maraming factors like how you price your products. Siyempre, mas maganda yung pricing mo dun sa products mo. Mas madali mong mababawi din yung subscription fee. Pero kung you just settle for like 50 pesos na tubo, 20 pesos, okay na yan. Siyempre, mas matagal mo din siya para mababawi. Kaya proper pricing is very important din talaga for me. Alam dapat nila yun. So, yan. From Uriah Manalang. Hi everyone, I am a new subscriber of Bilisbenta. First time doing dropshipping. My question is, kailan po ba mag-pick up ang business? I'm on my second week, still on editing stage pictures, etc. Ayan. For me, pinaka-minimum talaga that you have to expect is at least 3 months. Pero of course, depende pa rin siya sa hard work and effort na ibibigay natin dito sa business na to. Yeah, pag organic talaga, ganyan, matagal siya. 2-3 months, 3 months talaga din. And yung na-experience mo na second week nag-edit ka pa rin, normal yan. And actually, when you do dropshipping, it's a never-ending editing edition. Talagang kasi... Eto nga, di ba, yung isan sa Home Blends, parang, or dun sa Bag Love, parang, what, di pa ako tapos, may bago na naman. Parang ganon, laging may nadadagdag, so never ending ka talaga mag-edit. And, di ba, lagi din naman natin, Machine, na ina-advise, pag nag-edit sila ng store, parang hindi naman nila kailangan i-edit talaga lahat-lahat ng bongga. Parang, you need to prioritize lang muna a certain batch of items. Mm-hmm. Diba? And focus on that batch of items para hindi sila ma-overwhelm. So, yun. Yan. Ayan. Ang daming tanong. Paano to? Sige. Kaya natin yun, Sir Chester. Ganyan, ganyan sila kasaya na nandito ka. And we have like 98 viewers, guys. Hindi ko ito mapapasok. So, pag nasagutan na namin kayo, pag may mga follow-up question kayo, siguro babalikan na lang natin. So, pasensya na. Sobrang daming question. Sa umpisa pa lang ako, tinitignan ko, pero sobrang dami. From Kaido Campo, magkakaroon po ba ng mas mababa pa sa 5999 na subscription? May 3 catalog pa na incoming. Magkano po subscription sa incoming 3 catalog? May winner workout ako. Antayin nyo na. Antayin nyo na. You know? Sobrang. Maagang Pasko. Maagang Pasko. Maagang Pasko. Pasko na ba? Okay. Papagayin natin kundi ng Pasko sana. No? So, winner workout ko lang. Kunting tawag pa. Kunting kulit pa ako dun sa, ano, sa sponsor. Ayan. Ito si Uz. Okay? So, yan. Idol yan. Si Uz. Tingnan mo si Uz, nag-compute na, ito na. Oh. Analytical eh, no? Oh. Yes, guys, sa malagsasabi na mahal ang subscription fee ni Bilisbenta, ito yung calculation ng traditional business. So, store rental, 15 to 30K a month, which is very true. Tapos, 2 to 3 months na, 2 to 3 employee, 25K to 40K a month. Product inventory, ito talaga yun. 25K to 100K. Meralco, bills yan. 2K to 5K. So, sa dropshipping, 10,000. No employee, no inventory, no store rental.
So guys, mahal ba? Mahal ba yung subscription fee? So, yan. Which is true. You need to look it that way because it's a legit business. So without Bilis Beta or without any automated dropshipping, nobody will do this. So it's very hard for the dropshipping company to go. Nakita niya naglo-lower kami ng price minsan sa ibang catalog namin because we understand the market right now. So, but they don't understand the ang kailangan nyo kasi ma-understand kasi yung kanina sinabi ko, may level ang Lazada. So, if you're an organic, kasi let's say na no, organic to, kasi Facebook ads is another skills that you have to attain and you have to practice and practice and practice and attend seminar and paid seminar. Pamasmahan pa yung mga paid seminar na yun, di ba? Kaysa correct. Sa sabihin. Di ba? Then kailangan pa i-practice at saka kailangan pa magsunog. Magsunog pa ng pera kasi kailangan pa practice ka nga. So, pag natuto ka na more or less, gumastos ka ng 6 digits na. Di ba? So, mas masakit yun. Kasi pag minimal, dahil sa pandemic nga, minimal yung resources natin, this is the best way to work on it. Di ba? Yung automated dropshipping. Ang bilis benta. Okay? Yes. Facebook user. Hello po, ask lang po. Pwede din po ba gamitin yung items ni Bilis Benta to Shopee? I mean, pwede din kayo mag-fulfillment nun? And pwede din ba integrate Bilis Benta kay Shopify? Ang dami po niya question. So, I think yung una is Shopee muna. To Shopee muna. As of the moment, wala pa tayong Shopee. So, nakikita nyo, binubuksan namin lahat ng catalog namin, then nilalagay namin lahat kay Lazada muna. Okay? So, na-concentrate kami sa isang marketplace. Darating si Shopee. Okay, hindi namin minimix. So, Lazada muna. Then, after nabuksan Shopee, madali na lang yung pag-usapan yung kay Shopify. Sa totoo lang. So, darating tayo doon. Yes. Ayan. So, wait lang po kayo. Oo. Kaya pa ba? Dami pang stress. Ayan. Ay, yun. So, nasagot na ni Sir Chester, guys, yung about sa Shopee. So, wait lang po tayo. Kami tumatawad sa subscription, no? Tignan nyo. si Helen, yung mga past months na nag-operate ng Bilis Benta, were there dropshipper who signed up na hindi nakakuha ng enough sales to sustain the subscription fee? If yes, how many months po before sila bumitaw? And what can you advise sa ganitong challenges? Are you also considering na lowering subscription, then pay per sales muna. Okay? So, number one, this is ano eh. Alam mo sa life, sasagutin ko to ng life, ano, ng life, paano ko nililive yung life ko. Okay? Sa akin kasi, anything that may challenges, okay? Lahat tayo kasi iba-iba challenges natin or pinagdadaanan natin. And lagi kong sinasabi sa sarili ko, kung gusto ko, gagawa ko ng paraan. Pag ayaw ko, madaming dahilan. Example, when you get into this, I understand. I don't want to brag, okay? Or hindi ko sinasabi na magaling ako or whatever. Pero alam natin, pag pinasok natin tong Lazada selling, most of you are first timer here. Diba? First timer. So you need to have the right mindset na you need to really learn. How to learn? You have to watch the Lazada University faithfully. Watch the YouTube of Bilis Benta doon sa mga tutorials and practice it. Kailangan mo i-practice. Okay? Ang dami kasi, malaki kasi yung factor. Kasi meron iba kasi nakakita kanina, di ba? Limang benta na kaagad. Hindi ko alam anong ginawa niya. Paano niya nakuha yung traffic kaagad? Eh, kakabigay pa na ng store niya. So may ginawa yung kakaiba. At alam niya paano niya ihanapin yung market niya. So bago siguro pumasok sa Bilis Benta yan, may skills na yan. So, nag-aral na siya. Diba? So, I think to answer this, you need to really study. Kasi usually, bumibitaw kasi sila dahil feel nila na hindi nila alam yung ginagawa nila. That's the main reason na bumibitaw sila. Kulang sila sa know-how or skills para magbenta sa Lazada. That's why nahihinayang sila at bibitaw sila. Yung considering lower the subscriptions, kanina pinakita na natin na I think it's ano na, pero we're working something, pero this is not every time. So,
A few people will benefit from yung ginagawa ko right now pag naluto ko yung yung sponsorship na yun, no? May gusto kayong dagdag? Ikaw, Miss Trixie. Ang dami nito. Ayun. Ayun, sa akin kasi, yun nga po eh, yung pag may nagtatanong din talaga sa di ba, ano, na, yun nga, wala daw benta, ganyan, parang, tapos bibitaw na agad. Sabi ko, ang lagi ko kasi tinatanong, di ba, ba't wala daw benta yung store? Ang lagi ko talagang ano, sinasabi is, pwede ko ba makita yung store? Tapos pag nakita mo yung store nila, halos wala naman na bago. Yes. Wala naman silang ginawa. So, do you expect na kikita ka without doing anything? Of course not. Diba? So, yun po. Kasi madalas yung tanong eh. Like, meron pa magme-message na gusto ko po talaga mag-dropshipping pero wala akong time. Pwede po ba sa akin yan? Like, nasagot nga na yung tanong mo eh. Wala kang time eh. Diba? And in any business, hindi lang dropshipping. Hindi uubra na wala kang time. You really need to make time and effort in any business, lalo na din dito sa dropshipping. Because when the stores, ano nga, na-turn over, hindi naman yan na-turn over as wala na eh. Ang dami mo pang kailangan gawin. So, kung ngayon pala sinasabi mo na wala kang time, then siguro, wag muna. Dropshipping is not for you yet. Yet. Diba? Kasi kailangan mo ng time eh. And you need to ask yourself, do you have an idea na ba what's e-commerce? If a simple term like e-commerce, wala kang idea what's ano yun, and I think hindi din muna. You need to know kasi muna ano bang e-commerce, paano ba nag-work yun, what's dropshipping, how dropshipping works. Hindi lang din yun, what is Lazada, how Lazada works. Ang dami mong kailang alamin. And yun po kasi Sir Chester and Miss Sheena, yun nakikita ko na one of the factors and mistakes na nagagawa ng mga nagja-jump agad sa dropshipping. That ang reason nila doing it is gusto lang nila. I-try. Gusto lang nila i-try. Pero, dun sa, kasi yung iba yung gusto sa ano talaga, you have the, yung deeper reason why you want to do it. Kasi if you have the deeper reason why, hindi lang basta i-try, gagawin mo talaga lahat eh. Whatever it takes talaga. Mm-hmm. Diba? Hindi lang, wala akong benta. Ay, wag na. Stop ko na lang to. Hindi din. Even sa students namin, kapag wala silang benta, or ba ano, I always tell them, you balance it. Ano bang ano, mas, kung okay naman yung kita or kaya mo pa, i-balance mo. Kung sobra na stress ka na dyan, bitawan mo na. Kasi hindi naman tayo nabubuhay sa mundo para ma-stress. Parang ganon. Pero if stress, diba, tas pantay pa lang naman, kaya pa, tuloy mo pa. Tuloy mo pa. Parang ganon. Kasi ganon naman yung buhay eh. Yan po yung para sa akin. So, saka, true, dropshipping solves a lot of problems ng mga e-compreneurs. Pero it doesn't mean na wala kang gagawin pag dumating na yung store sa iyo. So yun. Kasi kung wala silang gagawin, no, di lahat sana sumali na sa bilis benta. No? So buong matlang Pilipinas sali na kayo, di ba? So kung yayaman talaga ang dropshipping, hindi ho, kasi kagaya si Sheena, di ba, dati nag-ano, may work ka pa. So paano mo minamanage yung oras mo? Ayun, na-share ko yun, sir, dati sa live ko. Kapag ka, yung morning ko, so, regular 8 to 5 p.m. job. Tapos, syempre, magiging wifey mode muna tayo. Luto tayo ng dinner. Tapos, 8 p.m. to 12 midnight for an entire month, editing lang ako ng store. Yan. So, as in, araw-araw ko itong ginagawa. Tapos, minsan umi-extend pa ako ng more than 12 midnight pag talagang, kasi ano ko eh, alam ko yung sarili ko pang gabi yung productive time ko eh. So, yun yung oras na talagang binubuhos ko sa bilis benta. And, sa totoo lang, 6 months na akong subscriber, pero hindi pa ako talaga tapos mag-edit ng lahat ng products. So, can you imagine, di ba, na 6 months na ako, pero hindi pa ako tapos. Ganun kadami yung products na pumasok kasi sa store pagka-turnover pa lang. Yun. Yes, yes. Totoo. Sheena, kasi before this, before kami nag-live, pinakita ni Sheena sa akin, sir, tignan mo yung
stocks ko dito sa loob ng bahay ko. Papakita ko na sa inyo. Papakita ni Sheena. But before mo pakita Sheena, handa mo na. Apakihanda na. Look at this person. Look at this person. This is the person that you need to admire. This is the why. Okay? Maski si Trixie, siguro yung kape mo, Trixie, labas mo na. Ilabas na rin ang stocks. Labas na ba? Labas ka na ba? Ito ba? Oh. Guys, ito. Atas na ang dropshipping. Nag-promote? These are the leaders that have the strong why. Why are we doing this? Diba? So, you will see the hazard in their life. Okay? They're doing dropshipping. They're doing their own store. Sabi ni Sheena, pitong store. Okay? So, she's doing pitong store. She invested with her hobby. Okay, Season. Hi, Season. Diyan ba si Season? Lover boy. Season the lover boy. Nanonood ng Season. Nagpapak pa rin. Tapos na, sir. So, papakita ni Sheena, ano bang buhay ng isang online seller? Kasi when pinakita sa akin ni Sheena to, Sheena, parang ano yun, nagsisimula ako na napapakita ni Sheena ngayon. Ayan. Saan ka Sheena right now? Ayan. Anong kwarto yan? Isang kwarto yun sa bahay? Ano? Ito kasi sir, nung nag-rent kami, ang kinonsider talaga namin, kaya namin kunuha. Kasi yung kwarto niya is malaki. Kasi okay. Nangyari, dalawa yung room niya, isang mas maliit and isang mas malaki. So yung mas malaking room, ito yung naging stock room namin. Yan yung maliit. Ilan taon na kayo? Ilan taon na si Season? Ilan taon ka na? Ako sir, 26. Then si Season, 31. Oh, see? Okay. Yeah. So, these are early marriage nila na husband na sila. Sige. Oh, inspired us. Sige. Oh, ano tayo? Bodega tour. Warehouse tour. So, ito yung stocks namin. Shoes siya. Okay, and so then, ito yung boxes niya. Ito. Ang total naming investment dito, ito ha, kaya ako sobrang na-appreciate si Bilis Benta. Hindi ako partner ni Bilis Benta, kundi alam ko kasi yung struggle kung paano mag-build ng own brand. So itong lahat ng boxes na yan, ng shoes, hanggang baba yan. Tapos ito workstation ni husband ko sa ibang brand. So itong shoes pa lang and the boxes alone, 160,000 pesos nilabas. I will be very honest kasi dropshipping real talk tayo tonight. Mm-hmm. So 160,000 for the boxes and the shoes lang. Yung shoes is 200 pairs yan ng shoes. And ito, sasabihin ko sa inyo totoo, almost 1 year na tong shoes na to. Pero yung nababawi namin sa... yung ROI namin is around 10% pa lang. Hindi pa kami nakaka-ROI at all. Or siguro 10 to 20. Ulitin natin yan. Ang gandang analogy yan eh. She invested 160,000 worth of products, okay? So believing when they were doing this business, okay, ito yung real talk kasi to eh. Gusto namin pakita yung buhay ng isang negosyante. Syempre yung bumili ka, pinagdasal mo yan, oy Lord, talagang nabibenta ko to. Alak na dito kaagad. Di ba? Yung gusto natin. So, binili na nila yan. So, wala nang sulian yan. Walang supplier magtatanggap niya pag di mo benta. Bahala ka sa buhay mo. Basta nagkabayaran tayo, nagkasundo na tayo sa presyo. So, that is 160,000 and magwa 1 year na yung stocks. Kasi, the market, this is the real world, the market is very competitive. Everybody is online right now. So, that's the reality. So, I know that the investment, this is investment, Sheena and Season, they invested there because they have the money to invest. Okay? So, sige, okay lang, natulog dyan. But, tignan mo itong mag-asawa, itong very, they never give up. Di ba? Kung ako, kasi mag-aaway na yan, di ba? Sabi sa'yo eh. Wala, sir. Smile lang kami. Walang sisihan. Walang sisihan sa mga decisions. TikTok na lang yan. TikTok na lang. Hindi pa lang negosyo. Hindi lahat, hindi araw-araw, Pasko. Di ba? Hindi mo ano after may sapatos na. Ito na. Second category. Di ba? Alam namin na mabenta ang bedsheets. So, eto na nga, bedsheets namin. Ayan na, nag-bedsheets na. Ganda ng kulay. Bedsheets na kami. So, this is yung mga Canadian cotton na super nag-trending kasi, di ba? So, for this entire... Ano to? Patahito sa taytay. Patahipos. Dito lang siya sa malapit sa amin na supplier. Okay. Pero ano siya talaga? Mananahe. Okay. This is worth... Bumili ng taytay yan.
Opo, 60,000 itong lahat ng stocks ng bed sheets na nandito. So, naka-up na rin naman to sa Lazada, pero nagkaroon kasi kami ng problem. Kasi ito din. This is one of the problems of a Lazada seller. Real talk din to. Nagkakaroon ng times na nanakawan kayo. Hindi ko alam kung saan nangyayari yung nakawan. So, upon posting these bed sheets, nagkaroon kami ng struggle kasi 5 orders na, lahat na nanakaw. And yung laman nung mga yun is around 3 bed sheets. So, ang mahal, di ba? Parang nakakapanghinayang na sa part namin na lahat na lang nung pinapadala namin is nananakaw. So, we decided to inactive muna yung products. And then, we're looking for another platform to sell it na lang. Tapos, di ba, meron na yan. Pwede ako mag-comment doon. Sa mga nanonood, pag nagdinegosyo kayo, anything that you cannot control, don't major on it. Ulitin ko. Yes. Okay. Sheena and Season, wala si Season, sana lumabas si Season. Season, magpakita ka para makita nila na negosyo nyo to. Alam nila, bilis benta na naman to. Hindi ka na dito. We have to recognize Season. They're really, Yes. Na to. Very inspiring. Kaya, para kung Lazada. Pinapromote si Lazada. Lazada seller story. Lazada seller story. Yan, ambassador to ng mga Lazada. Nakita nyo, maski ambassador ng Lazada yan, nakakaproblema yan. Pero they did not stop their business. Kasi, example, nanakawan. Ibang tao dyan, minumura na si Lazada. Pupunta na sa DTI. Diba? Ayaw na mag-negosyo. Papatulfo. Diba? So, kasi, don't major on the minor things. You look for ways to really earn. Kasi buhay natin yan. At the end of the day, hindi man si Lazada ang magbibigay sa atin ng wala ka ng pera, bigyan kitang pera. Hindi ganun. Walang ganun sa mundo. So you work, we work our butt. Di ba? Sabi nga eh. So hard work talaga ito. Next. So meron pa. Meron pa. Ito yung next. Ano yan? Actually, loungewares. Kasi di ba nga nag-pandemic, so uso yung mga work from home setup. So yung next namin nilabas na products, mga loungewares siya. Pambahay, mga ganun, sleepwear, and mga terno. Tapos, moving naman siya, pero hindi lang, yun nga eh, talagang sa business, hindi mo i-expect na on the first month, ubos mo. Kahit ano pang hard work, then prayers, pagsamasamahin na natin lahat. If hindi talaga ito yung time niya ngayon, hindi talaga siya mabibenta ng, as in sa ina-expect namin, 1 month lang yan. Prayer kami, 1 month lang yan, ubus yan. Pero hindi siya ganun nangyari. And ganun talaga yung business. And then, ito na yung pinakabago namin. Wow! Namin, no? Mga ano siya, shirts. Hindi natin pwede i-review yung mga store, no? Huwag na, no? Baka gayahin mo. Okay lang naman. Na-reveal na yung winning item, eh. Yung store. Iba-iba silang category. Ito, mga shirt siya, then may printing. Ito yung hini-heat press this season dito. Tignan mo, mag-heat press pa. So, yan. Kaya kami sobrang busy lagi. Magtatayo ka na daw ba ng sarili mo, dropshipping? Di ba? So, yan. Ito, moving to. Bago, parang ito yung sinabi namin na less than a month na store. Pero sobrang okay yung sales niya. So, yun lahat ng... So, di ba, nakikita nyo, ito pala, dito sa... dun sa loungewear, sleep attire, something, yung investment namin dyan is 40,000. Tapos, dito naman sa shirts, kasama yung heat press, nasa around 40 din ata, 36 ata, mga ganun. Pero kasi ang dami pang ibang binili ni Season na mga kailangan for heat press. Kaya alam ko nasa 40,000 din. So yun, no, kung may kita nyo, para sa akin kasi, kaya super love ko si Bilis Benta. Kasi ito yung hindi nyo nararanasan pag nasa dropshipping kayo. Tingnan ang bahay namin, di ba? Yung kwarto namin mas maliit kesa dito sa kwartong to. Kasi ito yung bodega namin. Kaya yan. So yun, kaya ako sobrang na-appreciate yung business model ni Bilis Benta. Ay wait, meron pa yan, no? Yung beauty products pa. Ano ko, meron pa, no? Mahiwagang cabinet. Okay, anong yung cabinet? Bags. Ha? Bags naman. Kasi siya yung partner nung store ng shoes.
naglagay din kami ng bags. Tapos, dun sa baba naman, yun yung pinaka main store namin, which is yung, alam naman ito ng lahat kasi nasa Lazada, seller store namin to, yung health and beauty. Siya yung nandun sa baba naman. Meron din kaming, ano dun, rack, ng metal rack din. So yun, meron na tayong libreng warehouse tour yun. Oh, nakakatuwa, no, guys? Makita nyo. Looking at this, no? Si Trixie naman, Trixie. Hindi na ba yung coffee niya? Ano, na, napakasarap na coffee. Ayun. Trixie, nakaka-addict yung coffee mo, ah. Thank you po. Disciple Brew. And katas naman din yun ng dropshipping din. Kaya, Sir Chester, ako kahit na sabihin natin na yung Disciple Brew is doing great din talaga sa Lazada, but hindi ko nabibitawan yung dropshipping. It's because yung dropshipping, yung kinikita namin doon, yun yung pang cash flow din namin eh. And alam mo yun, ang saya nga na gumigising ka ng umaga na ay may order, tapos di mo siya kailan i-pack, diba? Parang hindi ka tulad na kapag ito, may order kami ng coffee. Isa-isa namin yan, sinasalansan, timpla and all, diba? Tapos, yun nga, mahal yung label, sa labeling pa lang, sa boxes. So, yun, kailangan mo siyang investan. And hindi naman nga din siya agad, let's say, dito sa Disciple Brew, ang nilabas namin halos nasa 250K na dapat ipambibili na namin yun. May plan kasi kami bumili ng parang L300, ganyan, pang-deliver, mga ganun. Tapos, na-stop lang muna siya kasi nga meron kaming plan na ito nga, invest muna kay Disciple Brew. So, yung 250K na yun, hindi pa din namin halos nababay, pero malapit na. I mean, di ba? I mean, hindi siya agad din talaga nababawi. Pero, yun, tuloy-tuloy lang talaga. And, sabi ko nga, Sir Chester, itong Disciple Brew, siya yung, ano talaga din eh, yung parang naging testimony ko that the market is not saturated. Kaya yung mga dropshipper na nagsasabi na, hindi ako, paano ko makakabenta? Ang daming dropshipper. Hindi ba saturated na yung market? And I am telling you that napakalaki ng Pilipinas para masaturate ang market. Ang pinasukan mo pa kape, ha? Binangga mo pa yung mga three-in-one. Starbucks, diba? Ano, yung mga kape, mga three-in-one, diba? Binangga mo sila, diba? Matitinding kape, diba? Pero diba, ganda ng sales, diba? Di Trixie. Correct ka ba? Matapang ka, girl. Garang ganun yung pay. Parang ganun. Tapang ka, girl, diba? Parang ganun. And that's the reason why din po na it's very important yung branding na tinatawag. Yung you have your own identity ng store. Even if it's only a drop shipping po, diba? It's very important that bibihisan mo yung store mo na matatawag mo na akin yan, na may unique identity, which is most of the drop shippers or yung iba nag-e-commerce na lang din, hindi nila yun na to take in consideration na parang basta may logo, may frame, may ganyan, okay na yan, parang ganun. Pero hindi. May tamang gayak, Tagalog na dahil, tamang bihis, ganyan, yung store, para masabi, kasi di ba po, Sir Chester and Machina, ang natutunan ko talaga, dapat masagot yung tatlong tanong eh, para mapabili mo yung customer sa store mo. What's in it for me? What's in it for me? Bakit ko yan kailangan bilin? And bakit dapat sa'yo? Bakit sa store mo? Pag nasagot mo yung tatlong tanong na yan, sure mapapabili mo yung customer. Pero pag hanggat hindi nasasagot ng mga customers yung tanong na yun, when they look at your store, hindi ka talaga makakabenta. That's why it's very important maparealize mo sa kanila. And ayun nga, hindi madali ang mag-business. Pero yun nga, I've been sharing din po talaga yung e-commerce journey ko. Ano, hindi siya naging, ayun niyo po yun, 2015 pa kasi ako nagbibenta sa Lazada eh. Pero may time na sobrang lakas namin kumita, bumagsak. Tapos dropshipping yung naging sumalo sa amin, yung para magtuloy-tuloy hanggang ngayon na nakapaggawa kami ng stores namin. We also have 4 stores, 2 dropshipping nga po, through Bilis Benta, plus 2 own stores.
So, mali na. Hindi, parang hindi ko pa makita yung sarili ko na may pito. Yung apat lang nababaliw na ako. Eh. Parang ano ba? Pero, kaya po yun. Parang, nasa ano mo talaga yun eh. Whatever it takes talaga. Nasa desire yun. Hindi dahil gusto mo lang. You know, you should know the purpose why you are doing what you are doing right now. Kasi po, sir, kasi ako naniniwala na pag pera-pera lang, pag sobrang nakafocus ka doon sa kita. Of course, we want to do business para kumita. Pero pag pera-pera lang talaga, hindi eh. Hindi po yun mag-work ng ganun. But when you do business, because you want to solve a problem ng mga customers, magtutuloy-tuloy po yun. Magtutuloy. Long term. So, yun. Totoo, Miss Rixi. Kaya diba, sabi ni pagiging entrepreneur natin, entrepreneur natin, kailangan yung mindset natin talaga yung pinakauna nating naaayos, yes, diba? Bago yes tayo pumasok sa kahit anong business actually. Mm-mm, totoo. Mindset talaga. Ayun, di talaga enough yung gusto mo lang. Kailangan you have your deepest reason why pa. Yun. Mm-hmm. Kasi po, diba, ayan, si Sir Chester din. Si Sir Chester, lahat na ng company niya. Pero, diba, I mean, kung sa and yun nga, kasi po diba, kapag pera lang yung focus natin, isang araw ka lang walang benta, panghinaan ka na talaga ng loob eh. But if alam mo kung yung reason bakit mo to inumpisahan, ano, babalikan mo lang yun, tas okay ka na uli. Ano, back to work na. Ang ganun. Yan. Yan. May question po si Facebook user. Pwede po ba malaman ng best strategy to have more sales po? Especially for us newbies po. Best strategy kasi talaga to really learn eh. I mean, siguro sabihin nyo, ano ba yan? Puro na lang learn. Kasi yun talaga. I think that's the best thing you need to do. To learn muna. And kapag po kasi na-turn over sa atin yung store, we already have access to Lazada University. Ang ganda na talaga ng Lazada University ngayon. Hindi tulad dati, di ba, Sir Chester, Mishina. Ngayon kasi sobrang advanced na nung mga tinuturo sa Lazada University. And guys, libre yon. Yung iba in-offer yon may bayad. Like IG marketing, TikTok, may TikTok marketing na rin na tinuturo sa Lazada University. Eh, yung iba nagpapabayad pa, maturuan lang tayo nun. Sa Lazada University, libre yun. Diba? Mm-hmm. So, nandun lang talaga lahat. Hindi dahil ang tamad naman ito sumagot, Lazada University agad, kaya nga kita tinatanong. Eh guys, kasi ganun talaga yun. Mm-hmm. Diba? San ka ba actually, even tayo, diba, Ms. Trixie, even in our own stores, doon talaga kami unang tumambay sa Lazada University. Kasi kailangan mo talaga, especially itong dropshipping, we're selling on the Lazada platform. So we have to learn how to sell on the Lazada platform din. Wait, dagdag ko lang pala doon sa pinakita kong stocks kanina, bukod sa investment, the next challenge talaga, yung pictorial nito mga products na to. So, di ba, wala kami makukuhang pictures yan sa AliExpress, sa Alibaba, sa Lazada. So, kami pa magpipictorial yan. So, yun lang. Naalala ko lang bigla. Totoo. Totoo. Kahit sa amin din yung namin, I need to hire pa yung magpo-photoshoot kasi wala namang skill doon. So, pinatrabaho ko din sa iba. So, another cost yun. Kay Bilis Benta, kasama na sa subscription fee. San pa kayo? Diba? Ayan, galing. Ayan. Ay, ito maganda tanong ni Miss Jenny. Good evening po, Sir Chester and Mishina, Miss Trixie. My question is how to avail last live talent as a dropshipper since hindi po natin hawak yung product. What are your best practices po? Thank you in advance and for your insights. Ayan. Ayan. So, sa akin, recently lang nagpa-last live ako during the 6-6 sale. So yun nga, nag-increase kami ng 400 followers nun sa dropshipping store namin in just one session. Tapos, ang ginawa ko is, nag-hire ako ng last live talent, then pinadalhan ko siya ng items natin. So yun, parang pino-order ko siya sa store, tapos binayaran ko na lang siya para meron siyang hawak na item. So during the live,
pinapakita niya talaga yung sinend ko na item sa kanya. Kaya parang yan, nahahawakan niya talaga, nasasabi niya na malambot siya, ganyan. Bedsheet yun, guys. Yun ako, ano binibenta ko. Okay lang. Pero yun, bedsheet yung pinadala ko dun kay Last Life Talent. So yun, wala namang restrictions kasi sa pag Last Life Talent, di ba, Miss Trixie? Wala, wala, wala. Sa dropshipping. Yun, wala naman. Kailangan mo lang nawawala si Sheena. Hello? Na, ako. Na ikaw connect mo dun sa seller account mo. Then, nawala po. Nawala po si Sheena. Ako, ako ba? Yeah, nawawala si Sheena. Ah, nawawala si Sheena. Ayan. So basically, yung sinasabi ni Sheena is maganda talaga pag may products on hand, yung nagla-last live, para ma-describe niya yung product. Ayan, okay. Yes. Ay, nawala talaga siya. So basically, best last live talaga is to really describe the products so that you're, ano, may hawak ka. Yes, so, maganda. So, basically, you have to really may hawak ka produkto ng binibenta mo. Yes. Pero, Sir Chester, I'm sure ko lang din po kasi di ba when we did then last live with our Bilis Benta store, yun, kasi mabilisan lang yun, parang biglaan. Wala siyang hawak na product. So, pag nag-last live ka kasi, meron silang tinatawag na pink bag pag nagla-last live sila. So, mamimili ka lang doon ng 15 to 45 items na gusto mong ipabenta sa kanya. So yun, ganun lang ginawa namin. Kasi, pero yun nga, tulad ng sinasabi ni Sir Chester and ni Miss Sheena, it is still better if mapapadala natin yung nagla-last live ng actual product. So kaya niya talaga ipakita, ma-describe. Pero kung wala naman, okay lang din. Diba? Okay lang. Yun yung kagandahan din ng last live. And noong experience ko po yung Sir Chester, ang maganda naging ano na sa store namin is dumami yung followers. Tapos, ano, dahil nare-replay siya, nare-replay yung live, continuous lang yung bumibili. Bumibili din. So, yun. Ganun siya. Kaya maganda yung last live. Paano mag-avail? Nasa, ano siya eh, tawag dito, marketplace ni Lazada. Nandun. Third-party marketplace ni Lazada. You can check yung mga last talents dun. Siguro naswertehan lang namin kasi kilala ko si Papa Henson. And si Papa Henson kasi si Papa is doing last night. Ayun, oo. Meron pala tayong ano, di ba? Good news from ya. Dapat ba sila mag-stay hanggang dulo? Ayun, oo nga. Ayan pala. So guys, ayun, huwag pala kayong bibitaw because merong, dahil feeling generous ngayon si Sir Chester, meron siya. Para kagayon natin, any thoughts mo regarding office supplier for dropshipping? Okay? We're open for suppliers. Okay? By the way, the good news later is we got the sponsorship. Okay, may sponsorship is one of our office supplier. Okay, so later i-announce na niyon. I-announce namin, okay? Ayan. Dami, sobra. Paano to? Ha? Sige lang po. Sige. Ha? Wala lang. Sumapa to. Ayan si Miss Fanny. Isa po yan sa mga student namin. Si Miss Fanny, sabi niya, sa international... Si Miss Fanny po kasi is from Korea. So, kaya alam niya din yung mga international, ano. Sa international dropshipping, although walang subscription fee, meron babayaran for domain, web hosting, yan. And if Shopify naman, may subscription fee, isa din disadvantage siya sa international is you have to pay first yung order. Sa PayPal, hindi mo ma-withdraw agad-agad yung binayad ng buyer kasi may holding period. Isa pang disadvantage is yung custom sa Pinas. May babayaran sa custom si buyer bukod pa yung super tagal dumating ng order. So, yan. Tagal yan. Oh. 30 days. Oh. Tagal. Tayo mabilis lang yung payout natin.
Brisbane. Tapos parang tumagal lang kasi na kasi po 'di ba parang from Lazada tapos i-audit pa ni Phyllis Benta. Kaya you need to wait lang another ilang days. Pero at least hindi ka tulad kay PayPal na may holding period pa. Ayan. Ayan. From Mark Joseph Isidro, sana to encourage people to subscribe sa Bilis Benta, you may give out the paid training you are conducting para sa mga nag-subscribe na or at least provide the same training para sa mga nag-subscribe. This will be very helpful. Ayan. Ano, bibigyan na ba natin yung pasabok? Well, guys, explain ko lang sa inyo to, okay? Si Miss Trixie at si Miss Sheena, hindi sila connected with Bilis Benta. Talagang medyo minsan, tinetext ko at kinukulit ko sila. Ano, sa para sa madlang, ano, sa taong gustong mag... kasi ang vision kasi ng Bilis Benta is to help the aspiring entrepreneurs to jumpstart their online business. No? So, these are the people that are legit and has the authority to really teach a paid seminar. I cannot ask them na, can you do it for free? Okay? So, tinanong ko. Pero nahiya ako kasi sinagot ako. Nakita nyo naman si Sheena at si Trixie. Diba? Ilang tindahan niyang ginagawa nila. Okay? So regarding dun sa, ano, sa you may give paid training, ano, sabihin ko na ba? I-announce ko na ba dito? Next scene. Oh, kasi kailan to? Kailan yung training? June 24, 26, and 28. Okay, June 24, 26, and 28, Trixie and Sheena will be holding a paid seminar of strategies, techniques, an effective way to really sell via dropshipping and Lazada. And I was invited as a guest speaker. Okay. Ay, naghanap ako ng sponsor. Okay. Ito na yung pasabog. Okay. Kailan paano sila nagumuha ng mechanics? Sabi ko, nakahanap ako ng sponsor. Okay. So, gusto, ang gagawin natin is this. Okay. Whoever joins, okay, first 30, starting siguro, kailan ba? Naka-open ba registration nyo? Yes po. Yes po, open pa po. Naka-open na registration nila. First 30 mula ngayon, okay, you get free one-month subscription of Office 365. Okay, that's worth 5,999. Grabe. Okay. So, pwede mo ba sumali? Sponsored to. Okay. Sa mga na ano, kasi ito, di ba? Sa sinasabi ko, may tinatrabaho ako. Sponsored to ng one of the supplier ng Office 365. Okay. Thank you po. Pwede tayo na lang magkano yun. Okay. They sponsored na. So, kinenta ko eh. So, sabihin natin 6,000 times 30, that's worth 180,000 pesos. Sabi ko doon sa supply, medyo big time kasi naman yung supplier, sir, ang tinutulungan nyo po is, hindi kayo namimigay ng pera. Tumutulong po kayo para mag-fish. Paano mo nisa? Kasi itong platform namin is magbibigay ng empowerment para magsimula sila ng negosyo. Oh, so, sabi niya, sige. Ano nito? Pero gusto niya, Office 365. Okay. So, hindi ito pwede piliin ang catalog kasi yung sponsorship natin is through Office 365. Ulitin ko. Okay. Para marinaw. Okay. Kung sino... Saan yung link? Isha-share namin after this live yung link, di ba? I-post nyo lang sa wall ng Facebook group namin para makita nila. Okay, free one-month subscription. Okay, gusto nang ng ano is after the seminar pa para mas marunong na mag Lazada chat magbenta. That's the time namin i-award yung first 30 simula ngayon. Okay, once or basta nag-register kayo ngayon, so ano oras ngayon, 9:20 nagre-register ngayon, you will get free Office 365 catalog for 1 month.
Wow. So, yan na yung sinagot ka na, ha? Okay, maraming ka na dito. Sir, wala pa mga. Ito, libre na. Tapos ano, kailangan mo na lang bayaran. Hindi pa na libre, kailangan mo na lang bayaran is, pagkano ba yung, ano, yung seminar? So, 8,000. 8,000. So, 2,000 na lang. May free seminar. Parang may seminar ka na. Then, 2,000 for the, ano, for lumabas, parang 2,000 lang yung, ano mo, yung catalog mo. Pero kailangan mo mag-attend, ha? So, sabi nga, gusto ko may attendance na yung binigyan ko, dapat na umattend talaga ng seminar. Okay yun. Sabi ko, okay yun. Sabi ko, Okay? Ayan. Siguro, since, ano na lang din, para clarify na, since, Sheena, no, this, etong sinabi ni Sir Chester kasi, nagulat lang din tayo. Parang, yung pinamigay kasi natin nung sa first 30 natin nung nag-live tayong dalawa is galing sa ating dalawa yun. So, doon sa mga nakapag-enroll na, I mean, di ko alam kung magsasorry ba ako kasi baka mas gusto niyo itong ano. Pero guys, di naman namin alam na may magbibigay. So, I think the Lifetime Canva Pro and the 10, tapos may 10 days pa din sila, di ba? I think, ano, sulit pa din naman. Yung yung pa-premyo namin pero hindi namin alam na mag-aano pa magpapa-premyo yung supplier ni Bilis Benta. So ayan. So ayun lang. So ayan, pasensya na doon sa mga. At congrats. Ikaw, pasensya ba 'yun? Pat and congrats sa mga magre-register. May naghahanap na ng link. Nasa dropship po, nasa dropshipping e-com group din po yung link nung seminar. Pero pupost na lang din namin ulit after. Yes. And dun sa mga nag, ano na, dun sa mga nakapag-enroll na, tapos ano, hindi nakaabot din sa first 30, don't worry. Actually, na ano lang naman, ilan lang naman din sila. Meron kaming, ano, surprise din sa inyo. Pag-usapan na lang natin sa GC. Kasi, maano sila, no? But wala kaming ganun-ganun. Ano, usap tayo sa GC, guys. Don't worry. Kami bahala sa inyo. Everybody happy. Everybody happy. Okay. Yeah. Ayan. Biglaan lang kasi yun, eh. So, nalaman, ano, nalaman ng supplier, may ganyan. So, nag-support siya. Yes, and Sir Chester, sorry, habol ko lang, bakit, ano, yung tungkol din sa nang hingi sila ng mga free webinars. Actually, we've been doing free webinars naman, eh. Diba? We've been doing that. Kung gusto mo lang din na matutunan what's dropshipping, ano yung mga dapat mong gawin, meron yun sa Bilis Benta YouTube channel, sa page din, or yun nga po, yung sa akin naman, sa Smart Mompreneur na YouTube channel ko, napakadami ko na po ginawang ano, videos about dropshipping with Bilis Benta, other dropshipping companies pa, ganyan. Nandun na lahat. Talaga. Medyo pagpasensyahan nyo lang po kasi mga 2 to 3 hours video yon. Pero I'm sure marami naman kayo matututunan. So, yan. Ayan. So, magla-last 5 minutes tayo. So, pero sobrang dami. So, sorry yan. Tatalunan ko yung mga ibang questions. May ibang question, ano, paki-chat na lang kami pag may regarding sa, ano, sa Bilis Benta concern. So, yes, sobrang dami. Sobrang dami. So, namili na ako. Tumalun na ako. Ng mga, ano, Yan. So, from Mayan, share ko lang po no knowledge about e-commerce. First time ko lang po, almost 3 weeks pa lang, pero super happy ako when I got my first order, which is cotton yarn. Nakakatawa yung cotton yarn na yan. So, hindi pala siya dapat minamaliit kasi dumadami na pong order at nag-add to cart. Kaya minsan, naisip ko, baka ito magpamilyonary sa akin. I would say ito ng winning item ko. I think positive lang po, still learning. Hindi po siya madali, pero kayang-kaya. Yan naman. Fighting lang. True. Yan. Congrats at nahanap mo na ng yung winning item. Thank you, Sir RJ. Hello, Sir RJ. Hello, Sir RJ. Yan. Thank you po sa mga pa-banners. Yan. Ayan. Yeah, ito. Yes, ano, may, ano to, ipopost namin sa Facebook Live. Ng page na meron sa, ano, sa group. May replay. Oh, ito. Ngayon, ko-comment na siya. Tama po, positive lang lahat para positive din result. Yeah. Exactly, yes. Ayan.
ano po ang advice in terms of margin ng price kapag sumali ka ng campaign at normal selling day? Ako po kasi pag regular, talaga ang markup ko 50 to 60% eh. Para kapag may mga campaigns, malaki pa rin yung margin ko. Hindi sagad na halos wala na akong kinita. So, yun, 50 to 60 talaga yung markup ko lagi. Para kung gusto ko magpa-free shipping, malaki pa rin. Kumbaga meron akong may bala pa din. Ganun po ako. Ikaw, Sheena. Ako personally kasi nag-try ako mag-build kasi ng Lazada algorithm. Ay, may konting webinar na pala dito. So when I build the Lazada algorithm, nagsa-start ako sa mababang markup. Ang mahalaga lang sa akin sa first month or at least first two months, ang importante sa akin is called the recruitment stage in which makakapag-work yung Lazada algorithm sa store ko para ma-rank niya ako sa search. So sa first few months ko, first 2 months or first month, ang markup ko lang is around, sabihin ko, 35 to 40, around ganun. Mm-hmm. Pero syempre, check nyo pa din kung competitive ba yung pricing natin across the Lazada platform. And then, kung tingin nyo naman, kasi di ba may mga nagreklamo nga na, ang taas naman ng COG, parang yun na yung benta ng ibang store. So, it's up to you how you will design your store, how will you give the value na hinahanap ng customer dun sa store mo para tumaas yung perceived value ng products mo and sa'yo sila bumili. So para sa akin, nagsistart ako sa mababang markup and then gradually, as I build my store, nagkakaroon na siya ng maraming reviews, saka ako nagtataas pa konti-konti. And then as for the promotions naman, like Flexi Combo, free shipping, may technique akong ginagawa para hindi ako malulugi sa kanya. Okay. Ikaw to kay Nick Villanueva. Sobra kong gusto mag-start but no budget pa. Okay. Ito yung nakita ko na hindi ginagamit ng mga ibang nag-register sa Bilisbenta. Remember, when you register, you look at your settings. There is an affiliate link. Okay? The reason that we created that affiliate link para doon sa mga no budget pa. Okay. So how will you earn from the affiliate link? Okay, when you market the affiliate link and somebody, maski hindi mo kilala, click the affiliate link and join and paid through the catalog of Bilisbenta, automatic you get 10%. Okay, makasampu kan yan, sabihin natin 10,000 yung catalog, di ba? Sabihin natin 10,000 yung catalog, makasampu ka. Gumawa ka ng content, okay? Kasi may ganito po, kwento ko lang po sa inyo. Okay, hindi ko na sasabihin kung sino, ha? Okay, may content creator sa YouTube. Okay, in-avail yung, nag-register lang. Nag-subscribe siya. Tapos gumawa siya ng tatlong video ang ginawa niya lang. Kasi marami, gumagawa siya ng content everyday. Sa tatlong video ang ginawa niya, ang sinahod niya sa affiliate link niya is 100,000. Okay, ako rin nagulat ako. Ganito pala kumita talaga ako sa content. Nagawa na siya, di YouTube niya yung Bilisbenta, pinakita niya yung store, whatever. Tapos nilagay niya, okay, yung affiliate link niya. Okay, real talk to para makita niyo another way of income. Kung mahilig kayo kasi mag-TikTok, mag-YouTube, mag-content creator, yeah, this is the time for you to earn kasi Bilisbenta is a digital goods. It's a business concept that you sell. Okay, nakikita ko kasi nagpo-post lang sa dropshipping ikaw yung mga link. Spread it to the old Facebook group kasi you will have commission on that. Okay. Kung hindi ka pa member, papasok yan automatic sa wallet mo. Makikita mo pagpunta mo sa wallet, magugulat ka, may pera. But may amount, magugulat ka kasi may sumali through your affiliate link. Maski hindi ka pa subscriber. Para ma-withdraw mo yung pera doon, you need to subscribe. So, yun na yung gagamitin mong pang-subscription. Ganda ba? Di ba? Effort mo rin yun. We rewarded you. Hindi to networking, ha? Ulitin ko. Ang affiliate is ni networking. Well, ano yan? Correct. Okay, hindi networking yan. This is a reward for you because you could... Kasi hindi, wala sasari sa affiliate link mo pag nag-post ka lang. Pero pag gumawa ka ng content, in-explain mo yung isang business model, kagaya ng dropshipping ni Bilisbenta,
people watch you, uy, okay to ah. They register. Kasi gagamitin nila pang register if yung affiliate link mo. Papunta nila yun, pupunta ka agad sa BilisBenta website, pero nakadikit na yung affiliate link nyo. Sasulat lang sila doon. Pag nag-register na sila, kabit na sila sa affiliate link nyo. Maski hindi pa nagbabayad. Next thing gagawin ng ano ng viewer, curious na siya. Ano to? Dahil doon sa content mo, pupunta na yan sa Facebook page namin. Magbabasa na yan. Pupunta na yan doon. Kasi ano daw, funneling yan eh. Diba? Sinasabi ko, ikaw nagbigay ng awareness. Magkoconsider. Papasok na yan sa dropshipping e-com Philippines natin. Magbabasa na rin siya. Ngayon, magre-research siya. Pag sold out na siya, babalik na siya doon sa website, which is ikaw nagdala ng affiliate link na yon. Okay? Kasi nakaregister na siya, may password na siya. Maski hindi kayo magkakilala, pag nagbayad yan, pasok yan sa wallet niyo. Galing, di ba? That's the way how you earn from affiliate link. Ah. Okay, hindi masamang affiliate link kasi napakaraming di ba sa Lazada may affiliate seller, di ba? May parang ganun. So, yan yung nagagawa ng affiliate. So, there's no excuse na no budget. Or there's no excuse, napakamahal na subscription. If you really want it, gagawa ka ng paraan. Pag hindi mo gusto talaga, maraming dahilan. Okay? So, matuto ko yan sa brother Chingy ko. Okay? Yes. Oo, maraming ways talaga. Ayan. Okay. Ano, 9:30 na. Ayaw ko na patuloy ito, okay? Siguro, ano, super dummy, sorry. Ayaw ko rin kunin yung oras ni ng ano ni Netflix si Chashina. Siguro, do you want to say something or ano? Ayun. You want to also encourage people to, ano, yung gusto pong masok sa dropshipping kasi lagi natin sinabi, you need to learn before, nice. For me, learn, practice, earn. Okay, so how will they do it the proper way? Yan. Yes, ayun. First of all, Sir Chester, thank you po for saying yes po dito sa ano sa live na to. Alam na yun, sobrang busy po kayo. Tapos, pinagamit niyo pa sa amin yung, ano, yung bilis benta talaga. So, thank you po sa support and sa trust niyo din po sa amin ni Sheena that, ano, we can, you know, teach din po our fellow dropshippers. Ayan. And din naman po sa mga audience natin, sa viewers na, let's say, dropshipper na kahit ng anong dropshipping company man kayo, it is normal that we face challenges talaga sa kahit anong business naman yan. But yan lang, like ko nga po sinasabi, you just need to know your purpose, your why you're doing this. And ayun, aral lang talaga, continuous learning. Kahit sina Sir Chester, kala nyo malaki na yung business, pero continuous learning din talaga siya. Nag-aaral pa rin yan. So ano pa tayo, di ba? Na nag-uumpisa pa lang. So we need to really learn. And really know talaga din what is, ano yung pinapasok natin. Very important yan. Hindi tayo pwedeng gusto mo lang. You need to know bakit ba ito yung gusto ko. And ano yung gagawin ko dito sa ano na to, sa bagay na to. Ayun, thank you. And ayun, ano lang kayo. Join kayo din sa masterclass namin ni Sheena. Sana mas marami pa kaming matulungan na na aspiring dropshippers. Ayun. Thank you. Ayun. Thank you din po Sir Chester and thank you Miss Trixie for joining me sa masterclass kasi so totoo lang during the first one. Sobrang nangarag talaga ako kasi nagulat din ako sa kailangan sa dami ng kailangan gawin. So I need to ask help din from a co-seller, Lazada seller din. And yun, thank you din Sir Chester for allowing us to use BilisBenta group din in sharing our knowledge. Tapos, at thank you din sa lahat ng mga nanonood. And thank you sa mga students ko. Shout out sa inyo nanonood. At mga fans club. Fans club ni Sheena. So, yun. Sa lahat naman ng mga aspiring dropshippers, I hope we made it clear tonight kung what, ano ba talaga yung pros ng dropshipping. I mean, pinakita ko pa sa inyo yung may pa-warehouse tour pa tayo kanina. Kung gaano kadami yung pwedeng matulog na inventory. Which is, ito yung wala dito sa dropshipping business that we're doing.
And yun, so I hope na makasali din kayo dun sa aming masterclass kasi kami ni Miss Trixie, si Miss Trixie 2015 pa seller sa Lazada and ako naman 3 years Lazada seller na rin. So in a way, yung investment nyo for the masterclass is ito yung mga mistakes namin na hindi nyo na mararanasan in your journey in selling. And also, hindi lang siya kasi applicable din for dropshipping since we're going to teach Lazada organic selling. So even yung mga may plano or kung meron na kayong own store sa Lazada, you can also apply everything that we'll be discussing in the masterclass. So it will be very helpful for you kung aspiring e-comprender ka na talaga on the Lazada platform. Yes, ayan. Nakaka-exciting kasi ano yung part din ni Sir Chester dun, di ba? Talagang ginagawa ko talaga ngayon yun. Grabe. Oo, kaya yun. Kaya guys, no hype talaga. Hindi kami, kaya hindi naman din kami panay din pakita na ng mga ano graphs or what. Because naniniwala kami na you need to focus on the journey, the process, and then the income will follow. Madali na lang natin makukuha yan kapag alam natin kung paano ba yung proseso ng tamang pagda-dropshipping. Diba? So, yan. Yan, kita-kita tayo. Ayan, ay sorry, Sir Chester, baka ikaw. Meron ka ba? Yeah, yung first seminar ni Sheena, we were invited. So, nakita namin yung mga nag-a-apply na. At saka, nandun sa group ni Sheena, minsan, wala ko sa group eh, pero nagtatext si Sheena, Sir, na-apply nila, tignan nyo, yung ito na yung winning item, ito na, nagkakaroon sila ng winning item kaagad. So, nagkaroon sila ng 180 degrees na strategy move because of the seminar that they attended with Sheena. Right now, isa pang pasabog, nandun pa si Trixie. So, doble pasabog na yan. So, more techniques and strategies na tuturo. I think they were not able to share here some of the strategies that really work for them. So, yun yung sineshare nila Trixie tsaka ni Sheena dun sa seminar. Kasi I attended. Kasi ano ako dun eh, naupo rin ako. At kasi ano yun, na tumulong si Bilis Benta with Sheena on our first seminar. And salamat dun sa mga nakapag-attend and sana ina-apply na nila. At nakita ko, may marami na nag-a-apply. Yes, yes. Tinuro namin. So, this second batch of seminar, nagulat ako eh, dalawa na sila ngayon. Okay, mas matindi to, okay? So, at saka ano, 3 days, di ba? At ginawa niya is ano, every other day para ma-practice nila yung naituro para pag may tanong, masasagot ka agad, di ba? Mm-hmm. So, kamaganda ata is yung group niyo, di ba? Doon sa... sa group kasi, yun, 1-1 tanong yun, di ba? So, may FB group na, may chat pa. So, nandun yung support. Okay? So, nakita ko kasi maraming newbie. Kung maraming newbie kasi kailangan talaga ng support. Para mas fast track nila yung ano nila, yung level, yung Lazada level seller nila. So, if you are willing to invest for me, okay? If you really want to fast track something, you invest on this seminar. Okay, so yun yung Sheena and Trixie will be the one teaching you. Yes po. Yan, join na kayo guys. Again, that's June 24, 26, and 28. And sabi nga ni Sir Chester, sobrang generous ng supplier ng Bilis Benta. Office 365, ha? Tapos yung store will be awarded after the seminar. So after the seminar, yung first 30 na nag-ano, that's the time ibibigay ng supplier yung store nyo. Okay? So, very good deal yun. Very good deal yun. Salamat may ganung tao na magbibigay sa atin. Yes. So, yun. And dun po sa mga mag-register dun sa masterclass namin ni Sheena, we will email you a confirmation if nakasama po kayo dun sa 30 after so, papayaran na lang nila is 2,000. I think 2,000 na lang papayaran nila. So yung first 30 na sumasali right now, just send nila yung link, you'll just be paying 2,000 pesos. Ah, tama ba?
Yeah, to, wait. Oh, no, no, no. 8,000 pala, sorry. Yes, or kailangan to. Sorry. Eric, selling place. We'll be paying 8,000 for the seminar. Yung ako, yung Bilis Benta will be the one magbibigay sa'yo ng free store. Oo. Ulat si Shiana. Ulat si Shiana. Sorry. Akala ko sagot na din ni Sir Chester yung ano. 8,000 for the seminar. Then, once you, ano, ulit, ah, sorry, ah, para maging malinaw, kasi nakata tayo, mare-replay ito, eh. So, 8,000 for the seminar. Then, pagtapos ng seminar, yung first 30, kina-record nila Trixie Chanel, bibigay sa amin. After the seminar, we'll award you the free Office 365 one-month subscription. So, kailangan nyo i-gamitin ka agad siya. So, may ano lang siya, validity. Hindi pwede sabihin sa December na ako, ayaw ng supplier. Within July, tapos na yung 30. Kasi gusto niya, ano na rin, yun ang sinuport niya sa atin. Okay? Yes. And, pero guys, huwag kayong mag-alala kung halimbawa hindi kayo nakapasok doon sa 30, ato ah, you will still have a chance to win tatlo pa, actually, 3 subscription. Tatlong 1 month subscription with Bilis Benta din and a 1 year access sa ano naman, sa mentorship program ni SFE, which is yun, isa ako sa mga mentor doon. So, yun pa yung mga paraffle natin. So, huwag kayong mag-alala kung hindi kayo nakakuha nung subscription. Malay nyo kasi may iba pang plano, di ba? Napaganda pa pala. So, ayan. Kaya join na kayo. Yung nga sabi ni Mishina, you can apply this kahit hindi dropshipping. Baka kasi akala nyo but dropshipping lang yung pag-aaralan natin. No. You can apply it sa kahit anong ano, business ninyo. You can apply it in Lazada. You can apply it in Shopee. Yes. Sa seminar nyo. Nakita ko na para sa dalawang ano, platform yun. Yes. So, yan. So, saan pa kayo? Ay, yung iba, nasa 30,000 yung ano nila. 8,000, tatlong araw pa, di ba? Tapos may Sir Chester pa tayo, Sheena. Tapos, no. Lodi natin yan ng seller si Sir Oo Chester. Nga, Sir Chester. Kaya, saan pa, di ba? So, yan lang, guys. Kita-kits tayo. And, ayun, more learnings pa tayo with Bilis Benta. Ayan, soon. Ayan. Coming live. Yes! Ako pala, marami akong live na pwede niyong abangan dito sa Bilis Benta. So, magkakaroon tayo ng mga sessions pa in the future. Yay! Galing! Ayan! So, magla-live na rin si Mishina. May dami nag-aabang yan. Ayan! So, guys, thank you so much. Sir Chester, thank you so much po. Sobrang generous po talaga. Sobra. Ginagawa natin ng, ano, ng paraan. So, sa totoo, hindi yan Bilis Benta alone. There are a lot of people really see the, ano, the movement. Parang may maging religion. Nakikita nila yung ano. So, sineshare ko sa kanila yung mga screenshot yung everything. So, at least natatouch yung heart nila. Sabi ko, kaysa magbigay ka sa, ano, ito, sure ako, papakita ko sa ito, makatulong rin sa business nila. So, tulungan tayo. So, tulungan din natin yung suppliers na. Kasi mga suppliers, may mga empleyado rin yan. Manufacturer kasi na. So, alam nyo ba, nagtutulungan lang tayo. Sa mundo naman, ganyan lang eh. Tulungan lang tayo eh. No? So, hindi pwede laging take. So, give and take tayo. So, sa community natin, I always encourage, let's be positive. As much as possible, gumagawa kami yung paraan that everybody, not everybody will be successful kasi imposible yun eh. I'll be transparent. But as much as possible, we want to see your hard work really hard. Maka-harvest kayo dun sa hard work nyo. And ito, paid seminar. Sa totoo, for me, the paid seminar is an investment. Eh. Hindi naman ganun ka. Kasi yung maiuwi nyo sa paid seminar sa business nyo is kayang-kaya nyo buwiin. Okay? So thank you so much. Thank you. Yes, thank you, guys. Thank you. Have a great weekend. God bless everyone. So, thank you, everyone. God bless everyone. Thank you so. Bye-bye. Ay, nawala si Sheena. Umalis siya. End broadcast ko.
Diba?